Gandang umaga po sa lahat. Ngayon ay kukuha tayo ng kumpay at saka ituturo ko sa inyo yung dalawang pamamaraan sa pagpaparami ng ating kumpay na rinsuni. So yung kadalasan kasi yung ginagawa natin is yung buto ang itinatanim natin. Pero pwede din pala yung sangayong gamitin natin sa pagtatanim ng rinsuni. Yan yung rinsuni. Grabe, dakuan na ng punuan na. Ang uban na tabunan snapper, namatay na guro. Pero ang uban, itubo ra dire. Tinanom ni, tinanom. Ito lang kasi yung nabuhay sa buto na binili namin dati, konti lang. Tapos gusto namin magparami. Nalaman namin na pwede din pala ang sanga nito. Kaya ito, tanim natin to lahat. Pero mabilis lang din tumamunga doon sa kabila, may may bunga na. Pero maganda ditong yung sanga kasi mabilis tumubo. Igok na sa sanga. Yan yung rinsuni na kinunan natin ng kumpay. Mga dalawang buwan ang nakalipas. Yan tumubo na rin. Mga tatlong buwan. Pwede na ulit yan. Nakot. Ito yung nakuha natin sa lang to. Sa isang puno lang to ng rinsuni. 2 years old na rinsuni. Dito na karami yung makukuha. First harvest pa to sa puno na yon. Ini mga itong kumpay standing. Kini pwede pang panitanong mo. Dagang hakot. Ay! Ipatong rin. At ang lagaya, huruti sakot. Ito yung itatanim natin. Years old na rinsuni, isang lang to, isang puno, tapos pinabayaan pa, hindi nilinisan yun. Ito dun yung kinuna natin ng kumpay nung mga dalawang buwan na yung nakalipas. Bilis din tumubo. Marami pa dyan sa likod. Isang taon pa yan kinuna natin. Tapos ilang beses na din tayo nakakuha ulit yan. Yan. Yan, dyan natin itatanim sa gilid ng ilog. Kasama sa mga mumbasa. Aray. Mumbasa at saka may na din yan. Madre de Agua. Ito yung
tinanim ko dati na sanga din ng ano, rinsuni. Yun o. Buhay na buhay. Pero yung ano, yung isa doon namatay. Ito sa kabila. Ito. Namatay man siya. Bastason. Ah. Perlo lang, perlo. Right. Ah. May tingao na kanin. Ito rin yung dangon kay. Bili ng barada. Yatakan na yun. Na, kumpay na. Ari na po. Dito itatanim natin sa ano, Madrid de Agua.